Hello guys, Pinoy Recap ulit ito. Ngayon ating tatalakayin ang suspense thriller na pelikula ng title ay Phone Booth. Una sa lahat guys, just stay safe and keep safe lang po tayo. Ayon sa record, merong 8 milyong tao ang nakatira sa New York. Sabay ng pag-usad ng teknolohiya, ang phone booth ay nawala na ng saysay dahil sa pinalitan na ito ng mga cellphones. Para kay Stuart Shepard na isang publicist ng New York City, ang panibagong araw ay parang ordinaryong araw lang sa kanya ito. Araw na umaattend siya ng mga meetings at walang katapusan na pagtawag sa kanyang mga kliyente. Isang araw, si Stu ay gumamit ng phone booth na nasa 53rd and 8th Street. Habang gumagawa siya ng tawag, tinanggal ni Stu ang kanyang wedding ring. Maya-maya lang ay biglang sumulpot ang isang tao na nagdi-deliver ng pizza. Pinaalis ni Stu ang nagdi-deliver ng pizza at sinabihan niya na baka nagkamali siya ng deliver. Pero, nagpupumilit ito na siya talaga ang may-ari nito at bayad na ito. Nabisit itong si Stu at binigyan niya na lang ng $5 at sinabihang kainin na lang niya ang nang mag-isa ang pizza. Umalis na lang ang nag-deliver ng pizza na parang napaya ito at napilitang kunin ang pera at umalis. Si Stu naman ay matagumpay na natawagan si Pam, isang sumisikat pa lang na artista na ang parte ay isang babaeng sumasalamin ng asawa ni Stu. Tinanong ni Pam si Stu na bakit isang phone booth lang ang lagi niyang ginagamit sa parehong araw bago tanungin si Stu kung kumusta na ang kanyang araw. Sinagot ni Stu si Pam at sabi na medyo okay naman ang kanyang araw. Sinabihan din ni Stu si Pam na binigay niya na ang kanyang pangalan sa isang publicist na kasama si Pam na maging leading lady ni Mel Gibson. Pagkatapos nun, niyaya ni Stu si Pam na makipag-inuman sa kanya sa isang hotel. Sinabi din ni Stu na ipakilala siya sa ibang tao at pag-uusapan ang kanyang career. Kahit nagdadalawang isip na tumanggi si Pam, ay sinabi niya kay Stu na may iba siyang lakad at di siya makasama ni Stu. Ang dismayadong Stu, sinabihan niya si Pam na siya nga raw ay pinagliban ng isang meeting para lang makipagkita sa kanya. Tinanong siya ni Pam kung siya ba'y galit. Sumagot naman si Stu na hindi. Sinabihan ni Pam si Stu na makipagkita na lang siya sa ibang araw at sumang-ayon naman ito bago tinapos ang tawag. Nang akmang isuot na ulit ni Stu ang wedding ring, biglang tumunog ang telepono at sinagot naman ni Stu ito. Sabi ng tumatawag sa telepono na nasaktan siya na di niya tinanggap ang pizza. Tinanong ni Stu kung sino siya, pero sinagot lang siya na huwag mag-isip na umalis sa phone booth. Sabi ng tao sa kabilang linya na ang layunin ng pizza ay para palakasin siya sa mga parating na sako na. Sa akalang isang prank lang ang tawag, naisip ni Stu na ibaba sana ang telepono. Pero, pinagbantaan siya ng tao na huwag gawin ito at sinabihan si Stu na matuto siyang sumunod sa kanya. Nagsimulang sinabi ng tao kung anong suot niya ngayon. Tinanong naman ni Stu kung nasaan siya. Sabi ng tumatawag sa kanya na tingnan niya ang mga bintana at ginawa niya naman ito. Dahil sa hindi naman buong naniniwala si Stu na pinapanood siya, tinaas ni Stu ang kanyang hinlalato sa ere. Sabi ng tumatawag sa kanya ay di maganda yung ginagawa niya at binanggit ng tao ang kanyang pangalan na Stu. Hindi nagpapahalata si Stu na siya ay nagulat at sinabihan niya ang tumatawag sa kanya na di niya kilala si Stu. Sabi ng tumatawag sa kanya na mas gustuhin ba daw niyang tawagin siyang Stuart. Maya-maya lang, binanggit ng tao ang buong pangalan niya at kung saan siya nakatira. Sabi ni Stu sa kanyang kausap na mabuting pang lumaya siya. Ang tao ay nagsabi kay Stu na nakilala niya si Pamela McFadden. Nagsimulang takutin niya si Stu. Sinabihan si Stu na hindi magandang plano na putulin niya ang tawag at baka may masaktan pa. Inisip ni Stu na baka isang desperadong artista lang na walang magawa sa buhay ang kausap niya. Sinubukan ni Stu na takutin ang kausap niya na kayang saktan niya ito at durugin. Tinanong niya ang tao na baka inutusan lang siya ni Adam na assistant niya para iprank si Stu. Sabi ng tao na sarili niya lang ang nagplano nito at wala ng iba. Sinibihan ni Stu ang tao sa kabilang linya na ibaba niya na ang telepono. Sabi naman ng tao kung kumustahin niya ang asawa ni Stu na si Kelly para sa kanya bago binaba ni Stu ang telepono. Tinawagan ulit ni Stu ang tao pero nabigo ito. Lumabas sa phone booth si Stu at nagmamasid sa paligid niya. Matapos nakatayo ng ilang minuto si Stu, biglang tumunog na naman ang telepono at sinagot ni Stu sabay sabi kung anong kailangan niya sa kanya. Sumagot naman ang tao sa kabilang linya na ang tanging gusto niya ay ang atensyon ni Stu. Tinanong ni Stu kung isa ba siyang artista na kausap niya.
Sumagot naman ito at sabi ay oo, artista siya. Nag-offer ng tulong si Stu sa kanyang kausap. Ngunit, kinustyon ng tao ang kakayahan ni Stu. Bakit siya makatulong na di naman daw agent si Stu, kundi isang publicist lang? Sabi ni Stu, marami siyang pwedeng kausapin. At dito, nag-umpisang tawagan ng tao si Pam. Ang pag-uusap ay sadyang naka-loudspeaker ito para marinig ni Stu lahat. Sabi ng tao na si Stu ay nagsinungaling kay Pam. Sabi naman ni Pam na si Stu ay wala pang asawa. Sinagot siya ng tao na di ba daw siya nagtataka kung bakit laging sa phone book tumatawag si Stu sa kanya. Dagdag pa ng misteryong tao na kaya niya ginagawa ito para di malaman ang asawa ni Stu pamamagitan sa kanilang mga bayarin sa cellphone. Sa phone booth, di malaman ng asawa ni Stu kung sino ang makakausap niya ayon sa tao. At para lalong mapahiya si Stu, sinabi ng tao na kaya inibintahan niya si Pam sa isang hotel ay para lang sipingan ito. Sabi naman ni Pam na wala naman siyang balak sumama kay Stu kundi dahil lang tinulungan lang siya nito. Dagdag pa ng tao na ni isa walang naging sikat na artista na tinulungan ni Stu. Kinausap ulit ng tao si Stu at inutusang sabihin lahat sa harap ng publiko kung sino siya, anong klaseng tao siya at bilang asawa ni Kelly. Maya-maya lang, may lumapit na sex worker kay Stu para gustong gumamit ng telepono pero di pinayagan ni Stu. Di nagtagal, bumalik ang babae at may kasama ng lalaki na may pangalang Leon. Di nagpatinag si Stu kay Leon at dito binasag ni Leon ang phone book sa pamamagitan ang paghampas ng baseball bat nito. Bigla na lang natumba si Leon, yun pala, binaril na pala ito ng misteryosong taong nakausap ni Stu. Ang masaklap ay si Stu ang pinagbintangan na bumaril kay Leon. Pinagsinungalingan naman ito ni Stu dahil wala naman siyang baril. Samantala, nakausap na pala ng misteryosong tao si Kelly na asawa ni Stu. Dito, sinabi kay Kelly na si Stu ay laging may maraming babaeng kasama at nagipag-inuman pa. Nakausap din ni Stu si Kelly at sinabi niya na maraming mga prank na kumakalat kaya huwag ka agad maniwala sa mga sinasabi. Tuloy ang pag-uusap ni Stu at ang misteryosong tao. Dito, sinabi ni Stu na ibaba niya na ang telepono. Pero sinabihan siya ng tao na kapag ginawa niya ito, siya ay papatayin. Sabi naman ni Stu na paano siya mapapatay kung ang gagamitin niya lang ay kanyang teleskopyo. Sabi ng tao, hindi teleskopyo ang hawak niya, kundi isang high-tech na sniper rifle. At ang patunay ay si Leon na kanyang binaril kanina lang. Dumating ang mga pulis at inutosang alamin kung sino ang kausap ni Stu sa telepono. Nagpakalat na rin ang mga sariling sniper ang mga kapulisan. Dumating na rin si Kelly sa lugar na kung saan si Stu. Sinabi ni Stu ang lahat kay Kelly sa utos ng tao. Si Kelly ay walang pakialam kung anong nagawa ni Stu. Binaba ni Stu ang telepono at handa nang lumapit sa pulis nang biglang tumunog uli ang telepono. Nagdadalawang isip si Stu pero nang makita ni Stu na may pulang pilog sa noo ni Kelly, kumaripas si Stu para sagutin ang telepono. Pinakukuha ng tao ang isang baril sa itaas ng phone booth. Sabi naman ni Stu na hindi niya magawa yun dahil alam niyang bababarilin siya ng mga pulis. Tumawa lang ang tao. Samantala, dumating din si Pam sa lugar. Dito, inutusan uli si Stu na kunin ang baril sa taas ng phone booth kundi babarilin niya si Pam o si Kelly. Pero, di naman ito tinuloy ng tao. Patuloy ikinuwento ni Stu ang kanyang pagkatao sa publiko at sinabi pa niya na siya isang huwad na tao. Dito, narinig ng lahat at pati sina Kelly at Pam. Lumapit ang isang pulis kay Stu para ipaalam sa kanya na natagpuan na nila ang kriminal. Maya-maya lang ay nagbantang barilin ng kriminal si Kelly. Dito, napilitang kinuha ni Stu ang baril at dito nagsisigaw na siya na lang ang barilin. Segundo lang at binaril si Stu. Binaril si Stu ng mga pulis ng rubber bullets. Samantalang sa hotel na pinagtataguan ng kriminal ay natagpuan ang bangkay nito, pati ang armas na kanyang ginamit. Si Stu at Kelly ay nagkasama muli habang nakilala ni Stu ang bangkay ng kriminal na yun pala ang nagdi-deliver sa kanya ng pizza. Habang ginagamot si Stu sa loob ng ambulansya, ay may sumulpot na lalaki at sinabi niya kay Stu na siya yung tunay na kriminal. At sinabihan si Stu na ayusin ang kanyang buhay kundi babalikan siya nito. Umalis ang tao, maya-maya lang, tumutunog ang isang pang phone booth at may isang lalaki ang sumagot nito. Yun guys, yun ang recap ko sa pelikulang phone booth. Kaya thank you for watching guys!